Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, ating beloved brother Lito Lumagi. Mga minamahal, muli nating itaas po ang ating mga kamay at tayo po ay muling dumalangin sa ating dakilang Diyos. At idalangin niyo rin po mga minamahal yung abang lingkod na tayo po mga minamahal ay gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, muli mahal na Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pakalinisin po ang puso ng bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon, maging sa abang lingkod, dakilang Diyos. Sapagkat sa gana mo sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglangis, mahal na Panginoon, sa iyong mga balansalita. Buksan mo pong kaisipan pang unawa, mahal na Panginoon, ng bawat isa po sa amin, aming mga unawaan, dakilang Diyos. Aming mga pag-aaralan, mahal na Panginoon. At sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Will Destrada Almeda, sama-sama naming sinasaway ang lahat ng mga uri ng mahadlang nagawa ng kaaway sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Cast out, cast out, cast out in the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo at mga minamahal, bago po yan, ako po'y tao sa pusong nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, walang hanggang pagsamba ay para lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang at nagbibigay dobleng paggalang at pagbati po ko sa ating minamahal at iginagalang mahal Pastor Will Destrada Almeda, maging sa kanya pong dearly beloved children, mga manugang mga apo, at sa patuloy natin pag-alaala sa hindi po natin makakalimutan turo at aral na iniwan po sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda sa lahat po ng kimang kapwa manggagawa, sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher Nilo de Guzman, sa lahat po ng mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay, maging sa lahat po ng ating mga kapatiran, sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers, purihin po natin ang ating dakilang Diyos. At kung meron tayong mga bisita, pinagpala po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Ephesians chapter 4 verse 23 up to 24. Ang sabi po dito, mga minamahal, "And be renewed in the spirit of your mind, and that ye may put on the new man, which after God's created in righteousness and true holiness." Tagalog po. Sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kapitulo 4, versikulo 23 at 24. "At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan." Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Hesukristo. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga banal na salita. Diyos po magpala sa ating lahat. Mga minamahal, yung ating title, The Christian's Mind. Amen. Ang isip, mga minamahal, ng Kristiyano. Praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng ating nabasa, magbago kayo, magbago tayo sa espiritu ng ating pag-iisip at tayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Amen? Ibig sabihin po nito, mga minamahal, mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? By heart, indeed, and in truth. Amen? Mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Praise the Lord. Mga minamahal, gaano po ba kahalaga, mga minamahal, ang ating mind o yung ating isip? Gaano po ba ito kahalaga, mga minamahal? Ang ating po, mga minamahal, ang ating isip o yung ating brain na tinatawag, mga minamahal, isa po ito sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Amen? Ang iba po, mga minamahal, sa ating mga organ, pwede po itong palitan. Amen? Pwede po ito, mga minamahal, pwedeng i-transplant. Maging yung ating puso, mga minamahal, pwedeng i-transplant. Pero mga minamahal, kapag yung ating brain, yung ating utak, mga minamahal, ang naapektuhan, mga minamahal, at hindi na po ito nagpa-function ng husto, hindi na po ito gumagana, mga minamahal, delikadong-delikado po tayo. Amen? Sapagkat wala pa po akong nababalitaan, mga minamahal, na nagpa-transplant ng brain. Amen. Praise the Lord. Sapagkat mga minamahal, ang utak, mga minamahal, napakaselan po nito.
Amen? Our mind is very important, especially when it comes to our spiritual life. Amen? Mga minamahal, ang ating isip ay napakahalaga, lalong-lalo na po mga minamahal, pagdating sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Pagdating mga minamahal sa ating espiritual na pamumuhay at higit sa lahat, pagdating sa ating mga kaligtasan. Amen? Tandaan po natin ito mga minamahal, ang ating kalaban na masamang espiritu, meron siyang katangian. Isa sa kanyang katangian, yung mag-destroy. Amen? Mangwasak. Yan po ang katangian mga minamahal ng ating kaaway na masamang espiritu. Mababasa po natin yan sa John chapter 10 verse 10 mga minamahal. Ang sabi po dito, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy." Amen? Ito po yung ating kaaway mga minamahal. Ang kanyang katangian mga minamahal ay magnakaw, pumatay at pumuksa. Isa po sa kanyang katangian yung mag-destroy mga minamahal. At mga minamahal, ang pinakagusto niyang sirain mga minamahal sa ating bilang mga anak ng Diyos, yung ating isip. Amen? Praise the Lord. Kapag mga minamahal, napasukan ng ating kaaway yung ating isip, ano po mga minamahal ang pwedeng mangyari? Amen? Kapag ito po mga minamahal, mga minamahal na destroy ng ating kaaway, ano po ba mga minamahal ang mangyayari sa isang Kristiyano? Unang-una mga minamahal, sigurado, masisira yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Pangalawa mga minamahal, mawawasak yung ating pananampalataya. Pangatlo, magiging double-minded na po tayo. Amen? Magdadalawang isip na po tayo mga minamahal. At kapag double-minded na po tayo mga minamahal, ang tendency, ang mangyayari mga minamahal, mawawala yung ating katiyagaan sa paglilingkod sa Diyos. Mawawala yung ating enthusiasm, mawawala yung ating eagerness mga minamahal, yung ating kainitan mga minamahal sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mawawala ito. Yung ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon mga minamahal, unti-unting masisira. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, buksan po natin ang James chapter 1 verse 8 mga minamahal. Ang sabi po dito, "A double-minded man is unstable in all his ways." Tignan po natin sa Tagalog. Ang sulat ni Santiago, kapitulo 1, versikulo 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Amen. Ibig sabihin po nito, mga minamahal, kapag sa ating paglilingkod, mga minamahal, napasukan na tayo ng double-minded, nagdadalawang isip na tayo, mga minamahal, maging ang ating pagdalo, maapektuhan. Amen? Kung dati mga minamahal, every gawain, every service, dumadalo tayo mga minamahal sa gawain ng ating dakilang Diyos at hindi tayo nagdadalawang isip mga minamahal, praise the Lord. Amen? Pero kapag mga minamahal, pinasukan tayo ng double-minded, magdadalawang isip ka na, dadalo pa ba ako kaya sa gawain? Late na. Dadalo ba ako sa gawain? Baka hindi na. Amen? Samantalang nung hindi tayo napapasukan mga minamahal ng double-minded, talagang paggawain ng ating dakilang Diyos, walang makakahadlang. Amen? Dire-diretso tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dadalo at dadalo tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Pero mga minamahal, bakit? Minsan mga minamahal, dumarating yung mga minamahal, nag-aalinlangan pa tayo pati sa ating pagdalo. Kung dadalo ba tayo o hindi. Dahil mga minamahal, unti-unti na pong sinisira ng ating kaaway yung ating isip. Amen? Minsan mga minamahal, tandaan po natin, yung ating kaaway na kalaban ng masamang espiritu, 24 hours mga minamahal, binabantayan ang mga anak ng Diyos. Amen? Bumubulong yan. Praise the Lord.
Kapag ating in-entertain mga minamahal, yung bulong ng kaaway, diyan na po magsisimula. Yung unti-unti niyang sisirain, mga minamahal, yung ating kaisipan. Amen? Kaya mga minamahal, protect our mind. Amen? Mga minamahal, sa papaanong paraan natin mapoprotektahan yung ating isip. Amen? Buksan po natin ang Roma, kapitulo 12, ang versikulo po'y 2. Praise the Lord. Dito po sa Romans chapter 12, verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, protect our mind. Ito pala mga minamahal, yung ating dapat gawin para maprotektahan po natin yung ating isip. Amen? Hindi tayo magagambala ng ating kaaway, mga minamahal. Ano po ang ating gagawin? Ang sabi po, mga minamahal, ng Biblia, mag-iba tayo ng pag-iisip. Amen? Ibig sabihin po, mga minamahal, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanglibutan. Praise the Lord. Pwede po ba nating palakpakan ng malakas ang ating dakilang Diyos na buhay? Maliwanag na sinabi, mga minamahal, para maprotektahan po natin yung ating isip laban sa ating kaaway, mga minamahal, kung ano ang takbo ng sanlibutan, mga minamahal, mag-iba tayo. Amen? Ang palagi nating dapat gawin, mga minamahal, ay yung bagay na dapat nakalulugod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Katulad ng ipagtrabaho natin ang ating mga kani-kaniyang kaligtasan na may takot at paginginig. Amen? Kinakailangan, mga minamahal, maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord! Kinakailangan, mga minamahal, dumalo tayong palagi sa gawain ng ating dakilang Diyos. Dumalo tayo sa tuwing tayo may pananambahan, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, tignan lamang natin palagi ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Sa ating lahat na ibibigay niya, mga minamahal, pagdating natin sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po, mga minamahal, ang mga kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan po yung mga lubos na kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Amen? Hindi po yung bagay, mga minamahal, na nasa sanglibutan na ginagawa ng makasanglibutang tao. Ibang-iba na po tayo, mga minamahal, sapagkat tayo espesyal sa paningin ng ating dakilang Diyos. Amen? Purihin natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Katulad nga po ni St. Paul, mga minamahal, si Apostol Pablo, sa kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nakatingin lamang siya sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Amen? Sa mga bagay, mga minamahal, na hindi kayang ibigay ng sanglibutang ito. Amen? Doon siya nakatingin, mga minamahal, sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na pang-espiritual, mga minamahal, sa mga bagay na hindi masisira, mga minamahal. Yun ang kanyang tinitignan. Amen? Hindi yung mga bagay, mga minamahal, nakikita ng ating mga mata dito sa sanglibutan, na talaga kung minsan, mga minamahal, talagang masisira ang ating paglilingkod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos kapag tinitignan natin yung mga bagay na nasa sanglibutan. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tingnan po natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 18, mga minamahal. Basahin po natin sa Tagalog. Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapitulo 4, versikulo 18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kaya hindi masira ng kaaway ang mga isip nila St. Paul, sapagkat, mga minamahal, nakafocus talaga sila sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Amen? Nakafocus sila, mga minamahal, sa kaligtasan na ibibigay ng ating dakilang Diyos ng buhay. Kinakailangan, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, ganun din po tayo. Amen?
Kinakailangan yung ating isip, yung ating puso, mga minamahal, nakatingin lamang sa mga pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Upang hindi tayo mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Napakahalaga, mga minamahal, yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Libre po ito, walang bayad. Amen? Tayong lahat na narito ngayon, mga minamahal, tagapagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Huwag nating hahayaan, mga minamahal, na masira ng ating kaaway yung ating isip, mga minamahal, yung ating mind sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kinakailangan, mga minamahal, i-focus natin yung ating isip, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Isipin pa natin, mga minamahal, kung ano pa yung ating magagawa sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ito po yung ating dapat gawin. Amen? Sabi nga ng Biblia, just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Sa Diyos tayo tumingin. Huwag sa tao, huwag sa mga bagay na ating nakikita, mga minamahal, huwag sa kayamanan ng sanlibutan. Dahil, mga minamahal, lahat ng ating kailangan, alam ng ating dakilang Diyos. At kayang-kayang i-provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Hindi natin kailangan habulin, mga minamahal, yung mga material things, sapagkat kapag inuna natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, yung ating isip, mga minamahal, laging nasa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ang pagpapala mismo ang siyang hahabol sa atin. Amen? Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Let us protect our mind through the promises of God. Amen? Protektahan po natin yung ating isip sa pamamagitan ng mga pangako ng ating dakilang Diyos sa atin. Let us protect our mind by God's word. Amen? Sa pamamagitan ng mga salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kinakailangan yung pag-iisip ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ay laging sumasa atin. Amen? Kinakailangan yung mind ng ating dakilang Diyos laging nasa atin, mga minamahal. Papaano? Amen? Dapat meron tayong kani-kaniyang sariling mga Biblia na ating binabasa, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat ng may Biblia, magsabing praise the Lord. Biblia po, mga minamahal, hindi po application sa cellphone. Amen? Mga minamahal, dapat lagi tayong puspos ng banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen? Upang maging protektadong, mga minamahal, yung ating kaisipan, kagaya ni St. Paul. Malayong malayo sila sa tukso ng sanlibutan dahil, mga minamahal, sumasa kanila ang pag-iisip ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang pag-iisip ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tandaan po natin, wala sa mga bagay sa sanlibutan. Amen? Kaya kinakailangan, mga minamahal, yung pag-iisip ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nasa atin din. Para, mga minamahal, yung ating mind, matuon lamang, mga minamahal, doon sa langit. Amen? Matuon lamang sa ating mga kaligtasan. Amen? Matuon lamang sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Matuon lamang sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Na patuloy nating gawin, magawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan ang mind ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya dapat laging sumasa atin ang isip ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Buksan po natin, mga minamahal, ang talatang ito. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapitulo 2, versikulo 16. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ituruan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Tingnan niyo po, mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, nasa atin ang pag-iisip ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? At kapag nasa atin ang pag-iisip ng ating dakilang Diyos, tandaan po natin ito, mas priority natin ang pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesucristo kaysa sa ibang mga bagay. Amen?
Yan po mga minamahal, yung bunga niyan. Kapag nasa atin mga minamahal, yung mind ng ating dakilang Diyos na buhay, mas priority po natin yung ating pagsamba sa ating dakilang Diyos kaysa sa mga ibang bagay. Praise the Lord. Pero kapag wala, mga minamahal, mas priority natin ang bagay na nasa sanglibutan. Secondary ang mahal na Panginoon. Nakakalungkot. Amen? Praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, hindi po tayo magdadalawang isip. Kapag nasa ating isip, nasa ating kaisipan din ang isip ng ating dakilang Diyos, hindi tayo magdadalawang isip na tumulong sa church. Hindi tayo magdadalawang isip, mga minamahal, na magbigay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Sapagkat yun po, mga minamahal, yung ginagawa ng ating pinakamamahal na Jesucristo, nang siya'y nasa lupa, mga minamahal, sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Magawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? At panghuli, kapag nasa ating isip, mga minamahal, ang mind ng ating dakilang Diyos na buhay, magiging malinis palagi ang laman ng ating mga puso. Amen? Praise the Lord. At kapag malinis ang laman ng ating mga puso, ang sabi ng Biblia, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapapalad yung may mga malilinis sa puso sapagkat makikita nila ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Grabe mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, dito sa gawain ito, sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo, headed by our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildes Rada Almeda. Mga minamahal, every time na tayo magsasagawa ng gawain ng ating dakilang Diyos, nandyan mga minamahal, laging kumikilos ang presence ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo mga minamahal, hindi tayo nalulugi sa ating pagsamba. Amen? Kahit grabing kalayo mga minamahal ninyong pinanggalingan para dumakadalo lamang sa gawain ng ating dakilang Diyos, sulit na sulit mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, yung maramdaman lamang natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, walang kapalit, walang halaga. Yung kagalakan na ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos kapag tayo nasa pananambahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit kayamanan ng buong sanglibutan, hindi natin pwedeng ibayad mga minamahal sa mga ibinibigay ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, alam ko po tayong lahat, gusto nating mapaluguran ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Gusto natin mga minamahal, tayong lahat mga minamahal, ay mapuluguran natin ang ating dakilang Diyos. Ano po ba yung ating dapat gawin? Mga minamahal, buksan natin ang Philippians chapter 4, verse 8. Ito po mga minamahal, yung ating dapat gawin. At ito po lagi dapat yung ating nasa isip mga minamahal. Praise the Lord. Basahin po natin. Sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, kapitulo 4, versikulo 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ito po pala mga minamahal yung mga bagay na dapat mga minamahal ating balik-balikan, ating isipin mga minamahal na kung minsan mga minamahal dapat ating ginagawa. Amen? Sabi ng Biblia mga minamahal, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen? Kung itong mga bagay na ito, mga minamahal, ang siyang laging nasa ating mga kaisipan, tandaan po natin, hinding-hindi masisira kailanman, mga minamahal, ng ating kaaway ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat yung mga bagay na ito, mga minamahal, ang siyang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang siyang ipinapagawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya mga minamahal, mula po sa ating isip,
mga minamahal, papunta sa ating puso. Pakamahalin natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Mula sa ating isip hanggang sa ating puso, mga minamahal, pakamahalin natin yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Huwag tayong magpabaya sa paglilingkod, mga minamahal. Mga minamahal, napakahalaga na lagi tayong nasa pananambahan ng mahal na Panginoon. Ito po yung lagi kong narinig kapag mga minamahal, binabalikan ko po yung mga preaching ng ating mahal na pastor. Talagang pinagdidikdikan niya, mga minamahal, na napaka-importante ng pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, talagang buong tapang sinasabi ng ating mahal na pastor, kung hindi kayo dadalo ng 3 times a week, maiiwan kayo sa rapture. Pero kung dadalo kayo 3 times a week, siguradong-sigurado kayo makakasama sa piling ng ating dakilang Diyos. Ganun po, mga minamahal. Dahil ang ating mahal na pastor, napaka-importante sa kanya, mga minamahal, ng kaligtasan. Amen? Kaya ganun na lamang po, mga minamahal, ang sinasabi niya, mga minamahal, sa bawat isa po sa atin. Amen? Magpahalaga tayo, mga minamahal, sa ibinigay ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Mga minamahal, sa oras na ito, ano po ba yung pumapasok sa ating isip? Amen? Marahil, may nangungusap ang ating dakilang Diyos. Anak, ngayon, mahalin mo na ako. Anak, ngayon, magpatuloy ka na. Magpakainit ka na sa paglilingkod. Amen? Sapagkat hindi na po biro ang nangyayari sa ating mundo. Kung magpapabaya tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, babaliwalain po natin, mga minamahal, yung pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo rin po ang lugi. Tayo rin po, mga minamahal, ang mapapahamak. Amen? Pero sa mga nagpapahalaga sa kanilang mangkaligtasan, mga minamahal, hindi sayang ang ating mga sakripisyo. Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, sa oras mong ito, tayo pong lahat, mga minamahal, ay umawit sa ating dakilang Diyos. Alayan po natin ang isang makalagit na papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. You shall love the Lord. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lord, I love you. For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do,
kaluhod, mga minamahal. Patuloy tayo, mga minamahal. Magipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga oras ito. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga banal na salita, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, salamat, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming sinasamahan, ginagabayan, pinapatnubayan, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Kung wala ka, dakilang Diyos, wala kami, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Patuloy mong iniingatan ang aming makaisipan. Bagamat narito, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga gawa na kaaway. Salamat, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming ginagabayan, mahal na Panginoon. Salamat na kilang Diyos sa panalangin ng iyong totoong propeta, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Purihin ka na kilang Diyos, mahal na Panginoon, sa mga oras ito. Batid mo po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Pangako mo po, dakilang Diyos, matapos namin gawin ang iyong mga banal na kalooban, didinggin mo po, dakilang Diyos, ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Sa makapangyahang pangalan mo po amin, pinakamamahal na Jesus, amin na pong inaangkin lahat ng katugunan ng tagumpay ng aming mga panalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus Kristo, in the might of Jesus, bless us, Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kaliwang kamay, mga minamahal, sa parte ng ating katawan. Kung nasan po, mga minamahal, yung ating karamdaman. Kung meron man, mga minamahal, dyan po natin ilagay yung ating kaliwang kamay. Kung meron tayong mga problema, mga minamahal, dalawang kamay, itaas po natin. Mga minamahal, sa Diyos ay walang imposible, mga minamahal. Sama-sama natin palayasin, mga minamahal, ang mga bagay na ito. Hallelujah. Sa unang panalangin po na aming minamahal, ginagalang Pastor Will Destroy Dalmeda, sa makapangilihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus Cristo, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri namang karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkamira, arthritis, sakit sa puso, demonyong coronavirus, hallelujah, cast out in the mind of Jesus, Jesus, mga problema at kahirapan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa natang aming mga panalangin, mga kahinaan, cast out in the mind of Jesus, Jesus, be strong, be blessed in Jesus' name, problems, be solved, Jesus, be gone, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa oras po ito, muli po tayong magtaas ng ating mga kamay. At mga minamahal, tayo po ay tatalon ng tatlong beses himig ng pagtatagumpay ang salitang hallelujah, praise the Lord. Galing sa ating puso, mga minamahal, let us jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord. At mga minamahal, sa oras po ito, tayo po ay darako sa ating mga announcement. At mga minamahal, praise the Lord, sa aking beloved co-preacher, ating beloved brother Jose Revilla. Amen. Amen. Praise the Lord. Puro yung panting pinakamamahal na Pinoon. God bless po sa ating pong beloved preacher, Jervy Domingo, sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan, mga minamahal, sa gabing ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po muna ikukuha na ating special offering na ito pa'y panalangin na aking pamanggawa at ipong beloved brother Dodong Loris ko. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puro ito ko na pinanggap isyo po brother Richard Servilla. Mga minamahal, at ipong itaas pagkaloob ng special offering pa sa gawain nating mahal na Pinoon. O po dakila magbala ang banal ng Diyos, makapangyarihan sa pangalan mo, mahal na Pinoon. Malapinoon na rito, malapinoon muli ang iyong mga anak, malapinoon na patuloy magpapasalamat, malapinoon sa pamagitan ng pagbibigay ng special offering, malapinoon. Basbasan mo ito, malapinoon, at ibalik mo, malapinoon, na higit pag inaasahang pagpapala, malapinoon, sa panguna panalangin na aming ginagalang na malapastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I know it's not enough for me to say the gratitude of my heart is hard to explain. Thank you.
bless po sa iyong paggalaw para sa gawain natin pinakamamahal na Pinoon. Yung ating pong mga special offering, mga minamahal, ito po ay inalala natin para sa ating pong patuloy na pagpapatayo ng ating pong bahay-sambahan, mga minamahal. Praise the Lord! At sa ating pong mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating pong banal gawain sa dahong ito, mga minamahal, araw po ng Biyernes. Ating pong overnight prayer, tayo po ay mag-umbisa ng alas 8 po ng gabi at matatapos ng alas 3 ng Sabado ng madaling araw, mga minamahal. At araw po ng Linggo, ating Sunday service, mga minamahal, tayo po ay nag-umbisa ng alas 9 po ng umaga, ito po ay naatapos po ng alas 2 ng hapon. Praise the Lord. At araw po ng mga Merkules, katulad po kanina, tayo po ay nag-umbisa ng alas 2 ng hapon at natatapos po ng ganitong oras, mga minamahal. Alas 6 po ng hapon, ng gabi, mga minamahal. Purihin po ang tinagilang Diyos at after po natin pinagagawain, mayroon po tayong lihan sa nais magpalihan, kayo lamang po ay dumako sa unahan, mga minamahal. At sa nais po magpa-counsel, mga minamahal, kayo po ay may mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information. At sa ating pong pag-uwi, mag-ingat po tayong lahat, mga minamahal, lalong-lalo na po yung tatawid po sa highway, mag-ingat po tayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po, mga minamahal, ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa gabing ito. At narito po ating beloved Colonel Ricardo Kapalad para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang masalangat siyang matamaysa at makapangirin po ng Jesus. Saon at panalangin ng Malapastori, Panjis, Bildistrad, Almeda. Mahal na Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa katatapos na banal na gawain. Natunay niyong pinagpala at nilangisan mula po sa pag-aawitan sa mga buhay na patotoo at ang mga papalang mga kapatid na walang sawang nagbibigay sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, lubos namin pinasasalamatan ang iyong banal na salita na hinayag ng aming mahal na mga aral sa araw na ito. Salamat po, mahal na Panginoon, sa unat panahal ng Malapastor at dinadalangin din po namin ang kompletong kalakas at kagalingan na aming mahal na Pastor, Ebanglista Wilistrad Almeda. Mahal na Panginoon, amin pong dinadalangin sa iyo na pag-ingatan mo po kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, sa aming pagtungo sa aming pinanggalingan at muli mo kami ibalik sa overnight. Praise the Lord, hallelujah. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Purihin po ang tinagalang Diyos. God bless po, mga kapatid. At mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi, mga minamahal. Praise the Lord! Yes, I love you with the light of the Lord. Yes, I love you with the light of the Lord.